magandang araw. Ito po si Chito Miranda. Kasama ko si Peter. And nandito kami sa neutralizers firing range dito sa Tagaytay kasi meron kaming gusto i-discuss na napaka importante at mahalaga para sa akin tingin ko. And this is about yung ano bang tamang term? Body armor, bulletproof vest, or hindi ko talaga alam ang actually, you can call it kung anong gusto mong tawagin. Okay. Because it's just the purpose that it serves. Everybody calls it bulletproof, body armor, kung paano, kung anong industry. Kung ano man yan. Acceptable. Sige. Bulletproof clothing. Yan. Yeah. Yan. Talk about bulletproof vests or yung mga plate carrier and everything that is protective sa barrel. Normally, inisip nila yan pang high profile people, meaning military, law enforcement, or politicians, or bodyguards. And naniniwala ako na just like a gun na meron kang permit to carry for your self defense, importante din yan. And the problem is pag may PTC ka, dapat concealable siya. Mm-hmm. So ito, maganda din ang concealable kasi nakakatawa naman. Kunyari, magwi-withdraw ka ng sa ATM, meron kang dalang nakamilitary ka, baka ikaw may katakutan or ano mo yun na it's better always na maging simple at hindi ka stand out pag lumabas ka naka tactical gear ka makakang di ba mas agaw pansin eh. So yun yung nagiging hadlang for me kung bakit hindi ako nagsusot ng ganon, di ba? And ako din sasabihin nila, "Ba't mo kailangan? Hindi ka naman law enforcement." Ito for me ha, ang trabaho ko kasi gabi. Yeah. Okay, kadalasan napakadalang ng tugtugan ng umaga. Yeah. So gabi mas exposed ako kasi I'm always on the road pag gabi. And sometimes hindi mo maiwasan, ako tinusubukan ko talaga mag-withdraw at magpagas pag umaga. Pero sometimes may mga emergency situations na bigla kang nauusan ng gas at alanganing oras at kailangan pag-gas at buo ba sa convenience store or whatever. Or kahit mag-order lang ng burger machine o Angel's Burger, hindi ito sponsored, no? Pero sinasabi ko na may mga times talaga na kailangan buo ba. And mas at risk ka. And as I said, aside from having a concealed carry weapon na may permit, that's hindi yung discussion natin. I think what's more important is yung protection sa body mo kasi it's better to be protected than to be may pang-offense ka, yeah. Fight back. Kahit gano'ng kakagaling mag-pistol-pistol, kung nabiglaan ka naman sa likod ng harap, correct. Then, di ba? So ito ngayon yung gusto ko ipag malaki. Meron silang, as I said, ayokong bubaba ng meron kang full battle gear na mukha kang military ng sobrang laking plate carrier. And supposedly, meron silang concealable na bulletproof clothing. Ballistic armor vest, that is ballistic armor. Yes. For that is concealable and it is a soft body armor, okay, soft panel. So this one is very light. It looks light. Can you carry it? Yeah, of course. Button. Sige. Okay. Fitting na natin to. Sobrang lightweight. This kakapit much better. So it covers the most important, ano tawag dito? Vital parts. Yan yes. Talaga. Na parang just like a regular vest pero to it's comfortable and lightweight. Mm-hmm. Diba kahit 2D lang okay na sa protection as a normal civilian. So yun Sir Chito, just to have a brief background of what our bulletproof vest is, it's made by or manufactured by Tactics SOG Industries Incorporated. This is a all Filipino company. We manufactured this product, top of the line imported materials. Tactics SOG is the only Asian company that is listed in the National Institute of Justice or the NIJ. Okay. We take pride for being the only Filipino company that is listed in the NIJ. You're really having right now are really reputable products, especially made for international standards. With international standards. May economic factor na, may time factor na. Padami na hadlang instant na makukuha yung produkto. Nasira na yung discarding ngayon. So, maghanap ako ng iba. Yun. Ngayon, at least may option ka. Kung talagang, parang damit lang yan eh. Pwede ka magpatahe, tapos talaga sa hintayin mo. Yes. Mas custom fit sa'yo. Okay. Ito, mas ready to wear, pero nandiyan na. Andiyan na, yes. So, iba-iba din naman. Siyempre, hindi mo kasi pwede i-sacrifice yan kasi buhay mo yan eh. Hindi pwede niyan kasi ito rin sinasabi ko eh, you always get what you pay for in all aspects. So, meron mas makakatipid ka ng konti pero isasalalay mo ba yung kumbaga sa barrel, kailangan reliability. It needs to be kailangan hindi ka i-fail niyan when you most need it. Correct. Diba? And tulad ng insurance, syempre you're hoping not to get sick pero
it's better to have it than kailan kakailangan mo hanapin na wala ka. Kung kailan wala ka. Or like yes. a spare tire, mm. 'di ba? Tsaka pag na-flatan, ayaw mo ma-flat, 'di ba? Mm. And you always check your gauges and make sure na walang butas, pero ayaw mong mangyari na wala kang spare tire, na kung kailan ka na-flat, tsaka maghanap ng spare yeah. tire. So, same thing with insurance, same thing with anything that you need to protect yourself and your family with. I think dapat mo talaga pag-investan and you need to consider na, and you will always pray na huwag gamitin. Pero, pag kailangan, sabi nga nila, it's better not to need it and have it than to need it and not have it. Parang yes. ganun. Actually, perfect yun. Yun yung perfect talaga na ano na battle cry ng lahat ng nagsusot. Oo, oo, oo. It may be pricey, but of course, gaano mo ba kamahal ang buhay mo? Exactly. Aircon ka, tsaka seto na kotse, pinagagastos sa mo eh. Correct. Diba? Aircon is luxury, pero kailangan mo rin yan. To be, kasi that's what you invest in. Oh, correct. Yung normal na luxury mo, pero don't forget, yung protection mo sa sarili mo. There are so many things na mga people take for granted because hindi naman ako magkakasakit next time. Alam mo yun, parang, sorry, hindi ako nagbibenta ng insurance. Sinasabi ko lang the concept behind it na it's better to have na mas mag kunyari sa cord stem, ayoko mag-discuss further, pero kunyari sa cord stem cell banking, you may not need it, pero at least meron ako niyan. Medyo mahal, pero pag if anything happens na kailanganin ng anak at ng pamilya ko niyan, meron ako. So, ayun nga, nag-i-invest ako for that eh. Ito pa kayang mas daily na pwedeng pangangailangan, mas lalo na I'm always on the road. So, pag mahilig kayo mag-road trips, madadaan kayo sa mga alanganin lugar, we're hoping that everybody's safe, pray for a safe trip, pero part of praying for a safe trip is being prepared also for your safety. Diba? So, matakang bagay din ito. Eh, hindi ko na natatanggalin ito eh. Hindi, syempre pag maliligo, tatanggalin na. Pero bedside area ito. Tsaka yes, yes. pangbiyahe. It's so comfortable. Pagka nag-drive ka, it doesn't feel bulky. Okay lang siya. Oo, tas comfortable. May space ka sa gilid for yeah. concealed carry na firearm. Sir, maraming salamat talaga because first of all, nasagot mo lahat ng mga katanungan ko regards to this. And thank you also for making it available for normal na mga civilians like me. Na yung ganitong, kumbaga may access na kami sa ganitong damit na, hindi naman damit pero protection na hindi kami mukhang gilip. Tingnan nyo to, binigyan na ako ng Tactics Advanced Armor ng mga sombrero. Dami. Aanuhin ko naman yung ganitong dami. Siyempre, pamimigay natin. So, ang gawin nyo, i-like nyo yung FB page nila, Tactics Advanced Armor. Tama, no? And like nyo yung page nila, tapos i-comment nyo kung ba't nyo gusto ng ganitong cool na cap. Siyempre, wala naman kayong dahilan na hindi magustuhan. Ano? Pero, pipili tayo na most interesting na nakakatawan or talaga masasabi ko na, ay sige, dito ko bibigay yung mga caps niyan. Dami niyan. Siguro mamimigay ako ng apat kasi akin yung isa. Ito sa akin to, iba to. Yun lang.